Ito yung ating Philodendron plumaniae. Ayan. Meron na siyang na-produce na madaming dahon, kaya lang maliliit. Pero nitong nagtag-ulan na, ayan, nagye-yellow na naman yung mga dahon niya. Ibig sabihin, na-over talaga sila sa tubig. Tingnan niyo yung potting mix. Sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Grace. And ngayon guys, kung mapapansin nyo, yung paligid natin ay basa. Kasi ngayon, kakatapos lang din ng ulan and itong pagbablog ko ay sinisingit ko lang dahil nga pabugso-bugso yung ulan dito sa amin. So ngayong panahon ng tag-ulan guys, nag-aalala syempre tayo dun sa mga halaman, lalong-lalo na kung marami tayong collection. So, inaalala natin yung mga halaman na nakandito lang katulad nung sa amin, nandito sa shade ng mga puno. So, kailangan kapag ganitong tag-ulan guys, alam natin yung mga halaman na dapat isilong and ano yung dapat gawin dun sa ating mga halaman. So, ngayon mag-share ako ng ilang halaman na ayaw talaga nila yung tag-ulan. And mag-share din ako ng ilang tips kung bakit dapat natin iwasan yung mga bagay na pag-uusapan natin mamaya. So yun guys, bago tayo tuluyang magsimula, disclaimer muna po na yung mga sinasabi ko sa inyo ay based on our experience, hindi po ako expert. So magsimula na po tayo. So ayan, dito tayo sa unahan guys, kasi ito yung best example. Tuwing tag-ulan, laging ganyan yung mga plants natin. So, nababawasan sila or tumatalsik yung mga potting mix nila dahilan para maubusan sila ng soil mix. So, kailangan guys, lalo na yung ganitong klase ng halaman, itong ating watermelon peperomia, kailangan sinisilong natin sila kasi sila yung mabilis matunaw at mamatay. Dahil nga yung mga stem nila o yung petiole ay matubig and ganun din yung dahon nila. So, mabilis na lang silang malusaw. So, hindi lang sa tag-ulan, nababawasan sila ng soil. Nababawasan din sila ng soil kapag nagdidilig tayo. So, kailangan kapag ganun yung nangyari o kapag nakikita nyo ng ganyan yung soil mix ng inyong halaman, nagdadagdag na dapat tayo ng bagong potting mix para dun sa ating halaman. So, bukod dun sa pagdadagdag ng soil mix dun sa ating mga plants, guys, nakakatulong din yun dun sa plants natin kasi may bago silang pagkukunan ng nutrients. So, ayan. Kapag laging tag-ulan, guys, katulad nito, oh, ayan, naputol siya. Pero, pwede pa natin yan itanim, guys. Ayan, naputol siya, napuputol siya kapag na-overwater sila or ganitong tag-ulan. Pero, pwede pa rin naman natin itong itanim, guys. Itanim natin sila. And kapag tinanim natin, syempre, wag muna natin sila ilalagay sa katulad ngayon na tag-ulan. So, dapat nasa shaded lang din yung mga bagong tanim natin na ganito. So, ayan. Ilalagay ko lang muna siya dito kasi yan ay dadagdagan ko ng soil. So, ayan. Dito pa tayo sa bandang loob. Ayan. Kapag nandito, kapag yung halaman nyo ay katulad ng plants namin na walang bubong, ayan yung nangyayari. Yung mga tulo ng malalakas na ulan or malalaking patak ng ulan, umuuka yung soil mix natin. Katulad din itong ating black cardinal, konti na yung soil. So, kailangan talaga guys, after ng tag-ulan or kahit uminit lang, maglagay or magdagdag tayo ng soil mix sa kanila. So, itong Warsi Witchy na to guys, yan yung isa rin sa kailangan nating isilong, lalo na ngayong lagi nang umuulan. Kasi ito, malambot yung dahon niya, mabilis na lang siya maano guys, matunaw. So, yun. Yung mga plants guys na ano, manipis yung dahon, tapos matutubig, and ganun din yung petiole niya matubig, so kailangan natin silang sinisilong para maiwasan na matunaw yung plants natin. So dito naman sa part na to guys, ayan, papakita ko ito sa inyo. Yan. Nung tag-init, hindi siya dumadami ng ganito kadami yung dahon niya. Nito na lang tag-ulan, nagkakaroon siya ng bagong sibul na dahon.
Nung tag-init naman guys, nagkakaroon siya ng mga bagong dahon, kaya lang hindi man ganito kadami. Nagkakaroon man siya ng bagong dahon, pero yung old leaves niya ay na nagba-brown na. So, ayan. Itong ating Alocasia bambino na to guys, isa to sa halaman na love yung pag-ulan. Ayan. So yun yung napansin ko dito sa aming bambino. Hindi siya dumadami ng ganito kadami na dahon. Ngayon lang nung nagsimula na yung tag-ulan dito sa amin. So ito okay lang din to sa ganitong lugar na walang bubong. Pero kahit ganon, kailangan yung soil mix na pinaglalagyan niya ay well draining para hindi siya matunaw. So, yung mga bambino, katulad nung sabi ko, love nila yung rainy season. Pero hindi ibig sabihin nun guys na papabayaan natin sila, lalong-lalo na kung ang potting mix na gamit natin ay hindi well draining. So, ayan. Kahit love nila yung rainy season, kung hindi naman well-draining yung soil na pinaglalagyan nila, ganun din, matutunaw din yung ating plants. So, ayan. So, dito tayo guys. Ayan yung mga aglonema ko na tinanim. Pag meron kayo guys, bagong propagated na plants, kailangan isilong nyo guys kasi mabilis na lang sa kanila na matunaw. Lalong-lalo na nga kapag walang ugat. Kahit na ano guys, meron siyang ugat pero hindi enough, kailangan itatabi natin pag ganitong tag-ulan. Kasi katulad nung sabi ko, madali na lang silang mamatay or matunaw. So, ganun yung gagawin natin. Pero kapag ganito guys, kapag node, matagal naman siya or matigas talaga yung node niya. So, okay lang na nandito siya sa ulanan as long as yung potting mix niya ay well draining. So, eto mga bagong propagate yan ng kapatid ko and meron na siyang umuutlaw na bagong sibol. Ganon din yung tatlo dito. So, ayan. Eto pala yung mother plant nun guys. Ayan. Okay lang siya dyan kasi may ugat na siya and then well draining yung soil na pinaglalagyan niya. So, guys, kaya lagi kong sinasabi sa inyo na dapat well-draining yung soil natin and then may tamang drainage hole yung ating pot. Kasi kapag walang ganon, ganyan yung nangyayari sa plants natin. Kita nyo ang daming tubig. Kapag ganyang klase yung pinaglalagyan ng plants natin, lalo na ngayong tag-ulan na, mamamatay agad-agad din yung plants natin. Lalo na kapag hindi natin natapon yung tubig na nandito sa ating pot. So, kailangan well draining and then dapat merong proper drainage yung gagamitin nating pot. Bukod dun guys, sa sinasabi ko, ang dapat din nating isilong na mga halaman ay yung halaman na nakatanim sa yung nakatanim sa coco peat kasi yung coco peat matagal talaga siyang matuyo. So, kailangan itatabi natin yun. So, kung ayaw nyo mamatay yung plants nyo, so, yun yung magandang gawin natin. So, ito pa guys, itong ating maidenhair fern. Meron na siyang bagong sibol na dahon. So, kung napanood nyo yung vlog ko, no, sinabi ko sa inyo na marami kong tinanggal ng mga bagong dahon dito kasi nagba-brown siya. And nung panahon na yon mainit. So, alam naman natin na ang mga fern love yung laging moist yung soil nila and mataas yung humidity. So, ngayon, nung nilipat ko siya dito sa bandang gitna ng ating mga plant collection, ayan, ang dami na niyang na-produce na mga bagong dahon and marami pa rin dito sa baba. So, kailangan talaga nasa shaded yung ating mga fern and at the same time laging moist yung kanilang soil mix. Yan yung pwedeng hindi natin isilong. Again, kahit hindi natin sila isilong, basta dapat alam natin na well draining yung soil na pinaglalagyan nila. So dito pa tayo guys. Ayan, isa rin sa love ang tag-ulan ay ang mga calatheas natin. So, kung matatandaan nyo, nung nag-vlog tayo, ang dami nitong mga brown edges and ang daming halos kalahati na yung brown na dahon niya. Pero, tinanggalan ko siya guys nung mga katulad nito, oh. Ayan, oh. Yung may mga brown-brown sa dulo. And,
Ayan na, ang ganda na nila guys, oh. Ayan. Ang mga kalateya naman, mabilis lang tubuan ng mga bagong dahon. Kaya okay lang na tanggalan sila ng mga brown na dahon na nakikita nyo. Ayan. Kita nyo naman ang sigla ng ating mga halaman kapag tag-ulan. Pero syempre, kailangan alam natin yung mga dapat gawin and yung mga halaman na dapat nating isilong para maiwasan na mamatay sila. So yun, kalateya ang isa sa mga halaman na love din ang tag-ulan. So, again, well draining dapat yung soil ha. Hindi ko sinasabi sa inyo na kahit love nila yung tag-ulan ay okay na nandyan sila kapag alam naman natin na hindi well draining yung soil nila. So, isa sa mga philodendron guys na mahina sa tubig ay ito. Ito yung ating philodendron plumaniae. Ayan. Meron na siyang na-produce na madaming dahon kaya lang maliliit. Pero nitong nagtag-ulan na, ayan, nagye-yellow na naman yung mga dahon niya. Ibig sabihin, now over talaga sila sa tubig. Tingnan nyo yung potting mix ko. Ayan. Rice hull yan and kunti lang talaga yung soil niya. Pero, ayan, na-over water pa rin sila kasi nga, lagi nang umuulan dito. So, kapag ganun yung nangyari, dapat ay sisilong natin sila. Yung mga ganitong plants pa naman guys na maliliit pa and laging tag-ulan, mahina din sila sa sunod-sunod na pag-ulan. So, dapat natin gawin dito isilong and kapag ano na, hindi lagi yung pag-ulan, hayaan nating matuyo muna yung soil mix nila para makarecover yung plants natin. Hybrid aloe po guys. Ayan, kung wala siya nitong ano, plastic na to, isisilong ko din yan kasi kahit na matitigas yung kanilang ano, kanilang mga dahon, hindi pa rin ako ano, hindi pa rin ako kampante. Kaya kung meron kayong mga succulents na hindi ganyan katitigas yung mga dahon nila, mas mabuti na isilong natin sila dun sa lugar kung saan may bubong. So yun, para maiwasan na mamatay yung ating mga plants. Ayan, tingnan nyo, basa dyan. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina na tumigil nga lang yung ulan, kaya nag-vlog ako. So, bago tayo tuluyang magtapos guys, paalala lang pala, yung mga halaman natin na nasa loob ng ating tahanan, lalo na sa panahon ngayon na tag-ulan, huwag po natin silang palagi ang diligan, kasi kapag laging basa and hindi natutuyo yung soil mix ng halaman natin na nasa loob ng ating tahanan, mas prone din yon sa mga fungus and amag. Yes guys, inaamag din ang soil mix ng ating mga halaman na nasa loob ng ating tahanan. So kung ayaw nyo mangyari yon, huwag nyo silang laging diligan and kailangan natutuyo din yung soil mix nila. Pero hindi naman yung tuyong tuyo. So, ayun guys, nakita nyo kung anong nangyari dun sa aking watermelon peperomia. So, dapat sinisilong na talaga siya kapag ganitong tag-ulan. Binigay ko lang yung example and aaminin ko, hindi ko talaga siya sinilong. So, kapag nakita nyo naman na gano'n na yung klase ng plants natin, kailangan talaga natin silang isilong and at the same time, kailangan na rin natin silang dagdagan ng soil mix. And lagi natin tatandaan na kailangan yung mga plants na bagong propagate natin, isilong natin sila, lalo na kapag ganitong tag-ulan. So, ayun guys, sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na din po, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. So, ayun guys, hanggang sa susunod! Bye!